Ayun, kumusta kayo dyan mga kapa? So ngayon, ang topic natin is about audio interface. So ano nga ba ang audio interface? Ito, meron tayo dito dalawang klase ng audio interface. Ang audio interface, ito yung device na kinakabit natin sa computer natin or sa laptop to convert analog signal into digital signal. So dito natin kinakabit yung microphones, gitara, at iba-iba pang mga instrumento, and syempre speakers or headphone para marinig natin kung ano man yung tunog na gusto nating ipasok dito sa audio interface at palabasin din from our computer or laptop to the audio interface papunta sa headphone natin or sa speakers. Dalawang klaseng audio interface yung ipapakita ko sa inyo. So, M-Audio, Focusrite. So, bakit ito yung audio interface na pinapakita ko sa inyo ngayon at sinishare ko sa inyo ngayon? Dahil ito yung audio interface na meron ako dito sa studio. Ito yung dalawang brands na meron ako dito sa loob ng studio at ginagamit ko siya ng madalas. So, napakarami kasing audio interface na available sa market. Pero, ipapakita ko sa inyo ngayon yung affordable, tested, at ginagamit ng marami at madaling gamitin. Kagaya nga nitong M-Audio at nitong Focusrite. So itong dalawang to, magkaiba sila ng brand, magkaiba ng kung ano yung features nila, meron din silang pagkakaiba. So kagaya nitong isa na to, mas kokonti yung inputs niya kumpara dito sa Focusrite na mas marami naman siyang inputs. Itong dalawang audio interface na to, madali lang natin silang mabibili dito sa atin sa Pilipinas. Ang dealer nito dito sa Pilipinas is JB Music. So ang JB Music is matatagpuan natin yan kahit saang sakit saang sulok dito sa Pilipinas at tumatanggap sila ng shipping. Ang alam ko, tumatanggap sila ng shipping. At itong dalawang to, binili ko rin talaga to sa JB Music. Yeah, JB Music, baka naman. Itong M-Audio na to, it's a M-Track 2X2M C Series. So C Series siya kasi USB Type-C na siya. So pag kinabit natin sa computer, USB Type-C yung gagamitin natin na kable, which is kasama naman na sa package. Ito namang isa na to, it's a regular USB Type-A. So yung mas malaki. So ganun din siya, pareho silang USB, though mas mabilis yung connection nito compared dito. So ang pagkakaiba naman nilang dalawa, mas marami kasing input itong Focusrite na ginagamit natin. Ito yung 18i8. At ito naman is 2 channels lang itong M-Audio na to. This one is up to 18 channels kung gagamitin natin yung optical input niya. Meron din namang Focusrite na kagaya rin ito na mas affordable pa. So kung pinaplano mo na bumili ng audio interface at first time mong bibili magpa-purchase ng audio interface, ito yung nire-recommend kong brand para sa mga beginners o dun sa mga mag-uumpisa pa lang na magtayo or gumawa ng home recording studio nila. So, M-Audio or the Focusrite. So, marami pang models itong M-Audio, itong Focusrite. Depende na lang yan sa need mo and sa budget. Kaya meron akong 2 channels na interface kasi madalas na nagta-travel at ito lang yung dinadala ko. And itong M-Audio na to, hindi na niya kailangan ng adapter kagaya nito. Ito is bus-powered siya. Once na kinabit ko siya sa USB port ng laptop, automatic na siya na magpa-power. And ikakabit ko na lang yung microphone with the XLR cable or yung mga instrumento. Di kagaya nito, kailangan natin gamitan ng adapter kasi masyado siyang malaki, hindi siya kaya ng power ng USB ng mga laptop or computer natin. Yun nga lang, ito kasi mas marami nga siyang input, so mas marami tayong maikakabit na instrumento. Pero karamihan naman ng recording is per track. So pwede na rin na gamitin natin ito. Unless nagre-record ka ng drums na mas maraming input ang kailangan mo, so pwede kang gumamit na mas maraming input na kagaya nito. Though ito, ang available talaga na input nito or preamp nito is 4 lang. So kung gusto nating dagdagan siya ng preamp, gagamitan natin siya ng optical input na yung preamp din na kapartner nito. Which is madadagdagan siya ng additional na 8 input with preamp. Bakit nga ba ito yung interface na ginagamit ko? Unang-una, ito yung available sa market natin dito. Pangalawa, tested na siya. Pangatlo, maganda yung quality niya. And by the way, itong dalawa na to, may mga bago silang mga model na lumabas ngayon na kagaya nito. Meron ng
third generation na lumabas ng Focusrite. Ito kasi second generation to. So matagal ko na kasing ginagamit ito. And ito rin may isang generation na ulit na lumabas kasi ito is parang more than 2 years ko na ginagamit itong M-Audio na to. Kung gusto niyo makarinig ng mga sample recording natin using this 2 recording interface, ilalagay ko dito sa link sa baba, sa description, yung mga songs or yung mga videos na ginawa natin, na ginamit natin itong dalawang interface na to. And itong dalawang interface na to, pag binili nyo to, may mga kasama na siyang mga software, kagaya na tong isa, may kasama siyang Cubase, and marami pa, Expand Strike, Air Collection, FX Collection, Creative FX Collection. Ito rin, may kasama siyang Pro Tools Burst, so hindi ka na problema na maghanap pa ng software na gagamitin mo para mag-record. Kasi may mga kasama na siya, may mga bundled na silang kasama. And then may mga free plugins din sila, like ito, may addictive keys ng kasama, may marami, napakarami included na ano na software dito sa dalawa na to. So once na bumili ka nito, ready to go ka na, pag-aralan mo na lang, mag-check ka na lang sa YouTube kung paano sila gamitin. Pero napakadaling gamitin itong dalawang product na to. Plug and play siya, mas napinlag mo, okay ka na. Pag doon sa mga bagong system natin ngayon, like sa Mac or doon sa Windows 10, mas napinlag mo to, hindi mo na kailangan mag-install ng mga drivers or kung ano-ano pa. So yung software na lang nagagamitin mo for the recording, yun lang ang kailangan mong install. And good to go ka na, makapag-record ka na. Basta alam mo yung concept ng recording, okay ka na dito. Once na binili mo to, kabit mo na kagad sa laptop mo or sa computer mo. Ako, mas madalas kong gamitin sa recording dati is laptop. Kasi yung laptop, kahit saan po pwede mong bitbitin, kahit saan po pwede kang mag-record sa kwarto mo, or kahit saan po pwede kang mag-record. Pero kung meron kang isang kwarto na pwedeng paglagyan, mas maganda, doon mo na lang din ilagay lahat. Doon mo ilagay yung microphone mo, lagyan mo na magandang acoustic treatment, yun, para mas maging maganda yung output or yung quality ng recording. Kasi marami nagtatanong, paano daw mapagandahin yung quality ng recording? Kung minsan wala talaga yun sa ginagamit mo, nasa environment pa rin yan at kung paano mo gamitin yung mga gamit mo. Minsan kahit gaano kaganda yung gamit, kahit gaano kamahal yung gamit, pero dun sa first step pa lang, mali na, hindi mo talaga ma-achieve yung magandang quality ng recording. And importante rin sa lahat, yung placement ng microphone, kung paano mo siya gagamitin o saan mo siya ilalagay, kung saan mo siya itatapat. Pero yung mga yan, another topic natin yan, kaya abangan nyo lang, marami tayong videos na i-upload dito. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, click nyo lang yung subscribe button, saka syempre notification bell button, para every time na mag-upload tayo ng videos is mano-notify kayo. So yun lang, maraming salamat, till next time!